Yan. So, for our questions, o lagi nating sinasabi o kinatatanungan po ng ating mga kasamahan, okay? Even, hindi lang naman po kami ang nagtatanong or yung ibang kasamahan natin ang nagtatanong. Sir, bakit nga po ba walang expiration ang ating BOSH or COSH? Hindi naman po yan nalalayo sa international certificate like IOS, OSHA, o anything po. No, na ano natin po, certificate for international. Right? Even ni BOSH kapag may manok. Kaso yun nga lang po ang ano, medyo expenses po sila. Sabi nga natin, no, ang BOSH and COSH kasi, it's knowledge. Right? Magkaiba po yan sa tinatawag na skill like saan? Sa driving LTO driver, no, natin, yung LTO license natin, na tinatawag natin, ang pagiging driver kasi natin is skill po yan. No? Na hindi lang po knowledge. Siyempre, sabi nga natin, kapag meron kang skill, dapat meron ka rin knowledge. Okay? Pero, sabi nga natin, base sa batas po na nakalagay po sa ating occupational safety and health standard, okay, even the DO13, if you are in the construction, even the RE11058, no? Nag-state po sa RE11058, if you are a safety officer, no? Ikaw ay meron pong categorizing para sa maging SO3. Pero wag muna tayong lumayo doon sa ano natin, sa katanungan natin, okay? Laging sinasabi, no? Maintindihan natin, no, na ang pagiging safety officer, ang sinishare natin is not only ano, skill, it's a knowledge, information. Kaya nga po nung umaatin tayo ng basic occupational safety and health or BOSH or construction occupational safety and health, ini-educate tayo ng ating pong resource speaker or ng mga speaker natin na tinatawag natin or mga instructor natin kung ano yun, ng mga DOLE accredited BOSH consultant, DOLE accredited practitioner dito sa Pilipinas na about doon sa mga batas. So, sa mga batas, katulad po ng kapag po nag-first day kayo, yung unsafe act and unsafe condition, what is the causes of unsafe act, what is the causes of accident, tinuturo. Baga, binibigyan kayo, pinipid kayo ng kaalaman. Okay? Hindi naman yung knowledge. That's why, ano sabi nga natin, kapag umaating kayo ng basic occupational safety and health, or the, ano natin, ulitin natin, or the construction occupational safety and health, di ba? Binihagayin lang po tayo. Kaya nga po, even our TOT, o train the trainers, okay, tinitrain. Ini-educate lang po tayo para magkaroon tayo ng knowledge what we need to implement being safety officer in our workplace. Di ba? Kaya nga po madalas, ano sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko, yung kaalaman nyo or knowledge nyo, okay, ay makakapag-develop ng mas magandang information sa ibang tao kung ito or tayo na i-educate natin din sila. Bakit? Sa paanong pamamaraanan. Okay, sir, sa paanong pamamaraanan natin po ma-educate ang ating mga colleagues. Di ba? Binibigyan natin sila ng mga ano, na mga learning katulad po ng toolbox meeting. Right? Sineshare natin sa kanila yung mga knowledge about that. Ano pa? Yung mga informations na dapat nilang maintindihan. Ano yung mga polisiya? What is the policy? Rules and regulation in our workplace? It's like that. Ibig sabihin, ini-educate din natin sila base doon sa ating natutunan or base doon sa ating role and responsibility sa workplace natin. Okay, knowledge kasi hindi na e-expired po yan. Tandaan nyo ha, pansin ninyo yung kaalaman natin katulad sa nag-aral tayo, nag-math, science o anything, di ba may mga ano basic, madalas sabi nga na sir, na-expired din, minsan nakakalimutan. Yes, nakakalimutan. Pero hindi po na e-expired. Hindi katulad kasi sa skill na medyo katulad po na sinabi natin. Sinabi po pag umaatin po kayo or ano natin sa training po ng inyong ano ng inyong skill o LCM o other po na sinasabi natin dito, even TESDA, no, na ang skill kasi okay ay masasabi natin medyo highly or dangerous po, no, sa activities na kailangan makapag-focus katulad ng driving. Right? Kasi bakit may ibang tao ka na ano na dinadala mo sa sasakyan? Welder, may mga hot work activities tayo na pine-perform. Yan po yung ibig sabihin natin. That's why, no, hindi naman natin to yun, ano, ha? Hindi natin po binibig question na, oy, o ano sasabihin natin,
ay okay lang yan para hindi magastos. Okay, hindi magastos sa safety department, hindi magastos sa ano natin. Kasi di ba, kapag may mga, kunyari, in-implement yung every 5 years, right? Parang sa LTO na kailangan umaatin kayo ng ano, training uli kapag may mga LTO renewal kayo, ganun din sa safety, pero medyo magastos. Right? Magiging magastos po para saan? Sa ating mga kasamahang mga safety officer here in our local. Alam naman natin na medyo hindi po ganun kalaki. Okay? O hindi ganun kaano ang sahod ng isang safety officer here in a local natin. But kailangan maibigay lang natin, ma-disseminate natin yun ang ano, yung importante. No, na i-disseminate natin yung tamang informations, na i-disseminate natin sa workplace natin yung learning objective, no, about this. Kasi kung ang learning of objective natin ang pag-uusapan, guys, napakalaking aspeto na tayo mismo kahit sa sarili natin, hindi ka pwedeng mag-stop eh. Hindi ka pwedeng mag-stop na, ay, alam ko na to. Diba? Dapat continuous. Kaya nga po, the RA 11058 ay ginawa, no, para makita na categorizing, may SO2 na, may SO3 na, may SO4 na. Right? Pero hindi po ginawa iyon para i-downgrade yung mga ibang practitioner, consultant. Kumbaga, magkaroon lang ng guide at paano. Eh, syempre, sabi nga natin, napakasobrang talino kasi ng mga ano natin dito, ng mga Pinoy, lalo-lalo na yung mga attorney natin dito. Sorry, ha? Excuse me. Lalo-lalo na yung mga legal natin. Medyo sabi nga natin, being safety officer, act as advisory capacity. Anuhan lang natin sila. Advisan lang natin sila. Uulitin natin, ha? Okay? Bakit walang expiration po ang COSH and MOSH? Kasi nasa batas po natin. At ito ay knowledge. Okay? Knowledge po ang tinatawag natin na pagiging safety officer. It's a sharing knowledge po. Kaya nga po, after your training, sana po, mabigyan nyo ng pagkakataon ang ating mga kasamahan, ang ating colleagues o ating kapwa manggagawa, no, na ano, ma-share din natin yung ating knowledge na yon, okay, sa ating workplace. Because there's no ano po, for me, walang magaling sa safety. No? Walang perfectong tao sa safety. Walang fit para sa safety. Parang sabi natin, uy, okay ka na, masaya ka na, ng ganyan. Hindi po. Continuous learning po kasi ang safety. Ibig sample natin, di ba? May mga kilala kayong mga veteranong safety officer. Right? Magagaling na safety officer, mga manager, consultant, etc. Eh, di ba? Magugulat siya, may bagong equipment na dumating na hindi niya naging experience na hawakan. Yun lang yun. Ibig sabihin, meron na naman siyang learning na dapat matutunan. Okay? Yan po. Napaka-importante. Kaya nga po, sabi nga natin, no? Continuous lang. Okay? After your training na to, or after your, ano natin, give your time. Okay? Na i-develop pa yung ganong kaalaman sa ating sarili. Okay? Kasi bakit? Diba? Ito po, no? Napaka-importante po. Guys, iaano ko na po, diba? Some of our colleagues, alam naman po kung saan tayo galing, di ba? Hindi naman po ako sa nagbubuhat ng bangko, ayan. No? Na dapat alam natin, no? Proud to say na ako ay dating karga doon sa Divisoria ng 6 na taon. Oy, almost in counting, 7 years, 2000 to 2007 almost, di ba? Na tayo okay, ay construction boy sa umaga, sorry. Ah, tama, construction boy sa umaga, sa Ermita, okay? Yan po yan. No? Ermita, tapos Lasal area, yan po ang ano natin. Okay? Tapos naging ano rin po tayo, part-time janitor po ng 4 na taon sa Tutuban. Kumbaga, doon na develop. Kumbaga, sabi nga natin, sa position ko, hindi po ko sinasabi na, uy, sir, ganito ka na, mataas na yung position mo. Hindi ko sinasabi laging ganun. Okay? Bagkus lang sinasabi ko, yes, mararating nyo rin to balang araw. Okay? And syempre, sabi nga natin, basta dire-diretso lang po yun natin, sharing natin and ideas natin. Okay? Yeah. So, para dyan, sana po maging guide natin po lahat ito. At sana po, yung mga informations na yan, you can reach us, okay? Or kung sakali po na may mga katanungan po kayo, or ano, pwede nyo po kami i-message po sa ating FB page, sa sharing natin.
Okay? Sharing ideas lang po ang lagi naming sinasabi. Okay? Kasi bakit? Diba? Marami sa atin kasi, even sa GC, sana namin na, ang dami na natin problema sa mundo. Ang dami na natin problema sa bahay. Huwag na po nating dagdagan, okay, sa pamamagitan na nagkikreate tayo ng ano, ng away o anything po sa workplace natin o sa social media natin, di ba? Napaka-importante po na yung mga learning on objective natin at yung goal natin ay iisa. Okay, alam naman natin na dito sa local, I'm talking to local ha, dito sa Pilipinas natin na medyo mahina. Sabi niya, sir, ang hina ng ano natin, ng batas natin na RA 11058, the OSH standard, the DO30. Sabi ko si yes, lahat naman po ng batas ay nagsisimula sa mahina, pero mas napapalakas. Kung ako ang tatanong ninyo, kamusta ang occupational safety and health standard natin dito sa Pilipinas, mas okay kaysa noon. Mas nagiging naiintindihan na ng mga tao no, ngayon kaysa noon. Okay? Kasi dati, di ba, pag sinasabi natin na ang babae pumasok sa construction site, pumasok sa isang lugar gawaan, eh medyo, di ba, medyo alanganin. Pag maganda ka, hindi ka pwedeng pumasok sa yan na yan kasi alam mo, mababastos ka. O, eh ngayon, hindi na. Ang dami ng mga babae. Diba? Ang dami. Baga, it's alam nila na may batas na tayo o may mga pulisiya na tayo para dyan. At alam na nila na maaari mayroong kalabagan na mangyari sa kanya. That's why it's good for us, no? And continuous natin. Eh, syempre, kapag nagtatrabaho sila, diba, nakakapagbigay sila ng mga pangkain sa kanilang pamilya. Eh, hindi ayaw naman natin na magtatrabaho sila tapos after a few, diba? Maa-aksidente sila, masasaktan sila, makakapag-ano sila, hindi sila makakapag-absent sila, eh walang generate. Okay, we need to generate an income. Okay, para dito. And also, okay, duloy natin yung kaninang katanungan, huwag mo kayong matakot. Okay, matakot po na umaten or kung meron budgetan, laanan ng oras, laanan ng ano na pagkakataon na makaatim pa ng mga additional training regarding sa safety. Bakit? Uulitin ko. Some of your training, okay, na maaaring atinan maliban sa first aid, maliban sa NC2, okay, o other and so on for them, katulad sa PCO, the DENR, yan po ay may mga expiration. Pero under the DOLE o Department of Labor and Employment na mga safety training o safety related training, wala po siyang expiration. So ibig sabihin, magagamit mo siya sa pag-a-apply sa susunod na company na pupuntahan niyo. O siyempre, we're looking forward na makita pa ng company. Sana po, yun lang naman pangarap din natin, tumagal kayo sa loob gawaan ng sa kumpanya niyo para na-appreciate ng ano, uy, si Sir Vincent natin, no, tagal na nito, 15 years, 20 years, 25 years na to sa kumpanya, di ba? Yung appreciation kasi ng ano, ng pag ano, pa, pakikinig na ganun o naririnig, uy, ang galing naman ni Sir. Hindi yung sasabihin, uy, sip-sip naman si sir, kaya tumatagal. Mahirap yung yun. Okay? Hindi ako personally, guys, naniniwala sa sip-sip na tao. Alam nyo, for me, pag tinatawag na sip-sip na tao yun, pumapalakpak ako sa puso, sa isip, o sa ano natin, at sa kanya. Kinakamayan ko siya. Bakit? Talent yun. Lagi ko sinasabi, ang pagiging sip-sip sa isang tao, sa ibang tao, talent po yan. Sipi mo, nakikita ka pa lang ng boss mo, eh, natutuwa na sa'yo. Eh, samantalang kapag nakikita yung iba na naaasar na iba, ibig sabihin, talent. Imbis na mapatay mo yung, di ba, mag nakikita mo yung, nakikita ka ng boss mo, no, yung puso, umaayos. Yung hindi, pag nakikita yung isa, yung tibok lumalakas, mapapatay niya yung boss. Brad, huwag ka muna, ano, it's a big talent, tandaan natin, ha. Kasi bakit? Napakahirap maging sip-sip sa loob ng kumpanya. Right? Ilang tao siniraan mo para makarating dyan? Hindi, joke lang. Hindi po, ha? Okay? For me, hindi po. Okay? It's a big talent for us. Bakit? Being safety officer kasi, we need to share, no? Yung mga knowledge, we need to share yung mga ideas, paano mo ma-share po yan kung ang nararamdaman mo ay takot
umarap sa boss, umarap sa mga tao. So nahihiya ako umarap kay ano, kay Sir Brian, bakit engineer namin siya? Nahihiya ako umarap kay Sir Nelson, bakit? Kasi ano, supervisor siya, mataas yung position niya sa akin. Being safety officer lang ako. Lang? Huwag niyo sasabihin yung lang na yan. Please, sasabihin niyo, oy, safety officer lang ako. Dati ginagamit ko yan, bakit ko, ano? Kasi mahirap maging safety officer. Baka akala ng iba, madali maging safety officer. Hindi po. Tingnan mo ha, bakit? Problema na lang sa ibang, ano, yung engineer nyo, ang sinasagot, problema lang sa loob ng site. Tingnan mo, di ba? Kung baka lang problema siya, yung ano, rebar engineer, baka lang ano niya. Pag, ano, concrete engineer, cemento lang. Kayo, nakikipag-away yung workers nyo sa labas. Di ba? Safety, tatawagin ka. Di ba? Makakita ng ano, makakita ng dumi si engineer. Safety, palinis. Safety, pa-assist. Di ba? Hindi po ganun kaano, kadali ang pagiging safety officer. Kasi buhay at kaligtasan po ang pinag-uusapan natin. Kapag buhay at kaligtasan po ang pinag-uusapan natin, lagi nating tatandaan. Walang perpekto po dyan. Ikaw na nga na alam mo na bawal ang alak, inom ka pa ng inom. Nakakalasing, tingnan mo, pansinin nyo. Diba? Ikaw na alam mo nakakalasing yung alak, pero sarap inumin. Umiinom pa rin. Right? Alam mo, ang kape ay masama pag sumobra. Bakit? Pwede mo pag nasa ano, kape ka ng kape, bakit? Libre yung brood eh. Diba, Sir Jason? Ang sarap magkape. Sir, libre yan eh. Right? Alam natin yun. Madalas alam natin yung bawal, pero ano, ginagawa natin. That's why, we being safety officer, we always remind them. Kapag kulang, maaaring bawal. Pag sobra, maaaring bawal. Right? Always remind them. Giving them an administrative control. Ano yan? Administrative control is one of the control measures na ginagamit natin sa workplace natin. Giving them knowledge. Knowledge na shinare sa inyo at knowledge na ibigay mo sa kapwa natin. Okay? By giving them toolbox meeting, orientations, discussions, signages, etc. Blah, blah, blah. Bahala ka. Basta, mas maganda na iintindihan tayo ng mga tao or mga kasama natin. Iisa lang naman po ang wording natin dito. Okay, using, ano, Filipino accent. Hello? Ganun. Kamusta kayo? Ganyan, di ba? Yung mga ganyan Filipino. Di ba? Na ano natin, doon yung toolbox meeting na you use that. No? Okay, mga Filipino accent tayo dito, di ba? Okay? Yan. Parang sa ating pong ano, magandang umaga. Diba? It's a simple things na binibigay natin, ini-enjoy natin. Di ba? Mas ma-appreciate. Ako, sa amin, sa workplace namin, ha, mas pinipili namin na ang mga tao nakangiti sa umaga. Right? Pag nakasalubong kita, nakasimangot ka, pinauwi ko agad. O, gusto mo umuwi? Ayoko. Ano gagawin mo? Ngingiti, sir. Right? Di ba? Sa toolbox meeting pa lang, gusto mo umuwi. Bakit? Di sir. Diba? Ano gagawin mo dapat? Ngingiti na yun. Di ba? Kasi bakit sa umaga pa lang, pag mainit na ulo, ano na, wala. Okay? Yan pa. So, Yan pa. Magandang ano po, okay? Salamat po. Good morning and kape-kape po tayo. Thank you.